Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga kapatid. Ako po ay nagpapasalamat sa Diyos dahil ako po ay muling napaunlakan para maghatid po ng banal na mensahe mula sa ating Panginoong Diyos. Merry Christmas po sa inyong lahat. Ang pagbabatayan po ng ating mensahe, mababasa po natin dito sa John chapter 3, verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, samahan niyo nawa kami, Panginoon, sa umagang ito. Sa pagbubulay-bulay sa iyong banal na salita, buksan mo po ang aming mga kaisipan. Ihanda mo rin nawa ang aming mga puso, Panginoon, sa pagtanggap ng iyong banal na mensahe. Sana, Ama, magamit mo po ako sa umagang ito. Ang lahat pong ito aking dalangin, pasalamat sa iyo, Ama, sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Balikan po natin verse 16, for God so loved the world. Gusto ko pong bigyan ng pansin yung sabi po sa una, for God so loved the world. Yung salitang so love, napakahalaga po nung litrang so, kahit ito po ay dadalawang titik lamang. Pag iyan po ay ating inalis, doon sa pangungusap, maiiba na po ang pakahulugan nung sinasabi sa talata. Napakaganda po ng pag-ibig sa atin ng Panginoon. Sabi po diyan, so love. Yun pong salitang so, ito po ay nagpapakita ng taas. Ito ay nagpapakita ng lawak. Ito po ay nagpapakita ng lalim. Na di masukat na pag-ibig sa atin ng Panginoong Diyos. Ganon tayo minahal ng ating Panginoong Diyos. For God so loved the world. Napaka-unique po ng pag-ibig sa atin ng Panginoon. Kaya pwede po natin itong pamagatan, itong ating pag-uusap, the greatness of God's love. Ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos. Bakit po matatawag na napakadakila ng pag-ibig ng Diyos? Number one po, it excels so far His reputation. Ayon po sa Philippians chapter 2, verse 6 hanggang 8, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. In being found in fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross. It excels so far his reputation. Napakaganda po ng kalagayan ng ating Panginoong Hesus doon sa langit. Ka-fellowship po niya ang ating Ama sa langit. Ka-fellowship po niya ang Espiritu Santo doon sa langit. Sila po'y sinasamba ng mga anghel doon sa langit. Napakaganda po ng kalagayan ng ating Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Hesus. Subalit, dahil sa atin pong kalagayan, mas minarapat pa po ng ating Panginoong Hesus na bumaba dito sa lupa upang tayo po ay magtamasa ng kapatawaran, upang tayo po ay magtamasa ng kaligtasan. Ganon po kalalim, ganon kalawak, ganon kataas ang pag-ibig sa atin ng Panginoong Hesus. Kahit ubarin niya ang mga kasuotan niyang panglangit, bumaba dito sa lupa. Ayon po sa talata, siya po ay nagkatawang tao. Verse 8, and became found in fashion as a man. Nagkatawang tao po siya kagaya natin. Kaya para po sa kanya, aanhin niya po ang manatili palagi doon sa langit. Kung tayo naman ay patuloy na mapapahamak, mas gugustuhin pa po ng Panginoong Hesus na tayo po ay madalaw niya. Mas gugustuhin pa ng Panginoong Hesus
na siya po ay pumunta dito para mangaral, para magsakripisyo ng kanyang buhay para sa atin. Pangalawa po, it excels so far our sinning nature. Ang sabi po dito sa Romans 5:8, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Nung tayo'y mga makasalanan pa, namatay na po si Kristo sa atin. Bakit siya namatay po siya sa atin nung tayo'y mga makasalanan pa? Sapagkat yun po ang kanyang sadya na yung ating pagiging makasalanan marimedyuhan sa pamamagitan po ng kanyang dugo, upang ang kanyang dugo ay linisin ang ating puso. At sa pamamagitan din naman ng kanyang dugo ay magkaroon po tayo ng katubusan. Kaya kahit na po tayo naging mga makasalanan dahil mayroon tayong naman ng makasalanang likas mula kay Adan, hindi po ito tiningnan ng ating Panginoong Hesus. Ang mas malaga pa rin sa kanya magawa ng remedyo ang ating malaking problema upang tayo ay magkaroon po ng pag-asa doon po sa kanyang kaharian. Pangatlo po, it excels so far His sacrifice and death at the cross. Kung babalikan po natin yung Philippians chapter 2 verse 8, and being found in fashion as a man, He humbled Himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Alam po ng Panginoong Hesus kung ano ang pupwedeng mangyari sa kanya. Pagka siya po siya ay nagkatawang tao, pagka siya po ay nangaral ng salita ng Diyos, alam po niya na may magaganap po sa kanya na hindi maganda. Siya po ay paparusahan. Siya po ay ipapako sa cross. Siya po ay babawian ng buhay. Nakikita po yun ng Panginoong Hesus. Pero sa para sa kanya, hindi na bali. Basta tayo po ay mapabuti lang po ang ating kalagayan, lalo na po sa ikalawang buhay. Ikaapat, it excels so far our awful and worst eternal destiny. Dahil tayo po ay makasalanan, alam ng Panginoong Hesus, di tayo pwede pumasok doon sa langit. Bagay lang po sa atin ang tayo mapunta sa isang pangit, nakakatakot na lugar. Ito ay ang impyerno. Okay lang po sa Panginoon ang siya ay bumaba dito sa lupa, magdusa, kahit na tayo ay papunta na doon sa pangit na lugar ang impyerno, handa pa rin siya na tayo ay iahon upang tayo po ay makaasampo ng langit na ipinapangako ng ating Panginoong Diyos. Ano po naman ang ating maipagpapasalamat sa Diyos ngayong nagtatamasa na tayo ng buhay na walang hanggan? Ang sabi po sa John 3:16, for God so loved the world. Yung so love, nangyari na sa atin. Ano naman po ang ating maipapakita sa Panginoong Diyos? Ano naman ang ating maipagpapasalamat sa Panginoong Diyos? Pinakamaganda po siguro, mga kapatid, yung sinasabing so love the world ay maipakita naman natin sa Panginoon yung sinasabi naman sa Matthew chapter 5 verse 16. Ang sabi po diyan sa verse 16 ng Matthew chapter 5, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Yung so love sana na ginawa sa atin ng Panginoong Hesus ay magantihan po natin ng so shine. Let your light so shine. Sa paanong kaparaanan tayo magliliwanag? Yung magliliwanag na tudo dito sa mundo,
sa anong kaparaanan o na sa pamamagitan ng ating buhay na binago ni Kristo. Change life. Pangalawa, by a committed life to God. Maging committed na po tayo sa paglilingkod sa Diyos. Pangatlo po, by having a concerned heart to others. Kaya lalo na ngayon ay Kapaskuhan, ating inaalala ang pagkapanganak ng Panginoong Hesus. Sana man po kung ano yung layunin ng pagkapanganak ng Panginoon ay atin po namang maibahagi sa iba. Kaya ito po ang ating pasalamat sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Manaming Diyos, salamat po Ama sa iyong dakilang mensahe. Ikaw na po ang bahala, Panginoong Diyos, na patuloy na mangusap sa mga nakapakinig. At ikaw naman po ang patuloy na magbigay hamon sa mga anak mo, Panginoong Diyos, kung ano po ang mga dapat naming gawin ngayon na nagtatamasa na kami ng kadakila ng iyong pag-ibig. Ang lahat pong ito, Ama, aming dalangin, pasalamat sa inyo, sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen.